karespe-respeto na binandin siya kanina. So, kailangan nating isipin dito is yung setup na gagawin ng Burmese Ghouls. Ano kaya ang playstyle? Nakuha pa rin ni D yung Yujong niya. Mm-hmm. And mukhang masaya ang Burmese Ghouls doon, pero meron pa isa. And I think hindi nila, I don't think hindi nila kailangan madaliin yung Lunox. Kung gusto nilang medyo pa, medyo katulad nung kanina ang ila-line up nila, more likely they're gonna go for something of the support role. Agawan mo Farsa? Ng Farsa if you wanna get ahead. Kung gusto mo i-deny yung Farsa sa Bren, kailangan i-pick mo din. Pero Johead, ang kinuha, okay, so tank at fighter kinuha dito ng Burmese Ghouls. Ang tanong, Bren Selena Esports. Selena open. Kukunan ba? Selena open. Oh. Farsa open. Nakita na natin ng Bren Esports na pag merong Yuzong sa kabila, hindi sila natatakot na pumili ng Farsa. Usually, iniisip ng mga tao pag may Yuzong sa kabila, huwag mag-Farsa eh. Pero Bren, hindi sila takot. Yeah, no fear at all. Bren Esports, lapu-lapu, secured pa rin nila ang kanilang offlane. There you go with a Farsa. Sabi na nga. Good prioritization mula sa Bren Esports. At Selena naman. Nako po. Ang bawi ng Burmese Ghouls. Okay, sige, ito na yon. Tatapat dito si Kid. So, pag sa pag-ikot nila, dapat mauna si Lasty dun sa mga shrubs para ma-activate kagad yung mga traps. And then, dun pasok si Few or dun pipwento makakapwesta si Few. Yeah. Pero definitely yung traps dito ni Kid on that Selena, papahirapan konti pumuesto ulit dito si Few and si Lasty. Pero ngayon, pero mas kaya konti. Mas kaya. Especially right now that they have more range. Ito na yung poke. Mm. Yung kilite. Yung tuhog-tuhog na sinasabi natin mula sa Bren Esports with the Sylvana. Ang on the other side, itong Burmese Ghouls naman. Kung kanina kulang na kulang sila sa crowd control, ngayon naman, yung first three picks nila, napaka-lupit ng crowd control na meron sila. Abyssal Arrow, Ejector, isa sa mga pinaka nakakatakot na crowd control skills dito sa larong to. Burmese Ghouls, nagbabana dito na mga isang hero ni Carl TZ, tinagaling Lancelot, at saka yung Low Yi, kasi pwede pa possibility naman na mag-laner Farsa. Pwede. Napakita din yun ng Bren Esports. So that's actually a good ban para sa Burmese Ghouls. Ang Bren Esports naman, recognizing na ang isang Hayabusa, mapapahirapan yung Farsa, tinanggal kagad nila. That's a good ban. So, terms for the assassins actually, ang tanong dito sa Bren Esports, will they consider banning out the Ling? Kasi pwede piliin dito ni Ace yun. Yeah, we'll have to find out kasi Lunox pala ang target nila. Massive respect from Bren Esports sa mga picks ng Burmese Ghouls. Okay. So, mga bukas na carries pa, meron pa tayo mga Ling, Roger, and Claude. Inunahan na. Inuubusan talaga ng carry itong si Carl TZ. Oo. So, Ling ata at... Okay, Harley. Nakakalimutan niyo yata. Okay, so... Magic damage lineup. Oo, nilabas na naman nila. Baka mag-boxe na naman to. Baka kasabi lang. Baka ito yung exact same lineup nilabas na lalaban sa tennis, ha? Aba? Yung Farsa, Sylvana, Harley, Lapu-Lapu, tas yung boxe. Yung minamaximize nila yung reduced magic armor ng kalaban. Oo. So, ayan. Naman, yung Bren Esports naman yung early game lineup. Aba. Diba? Tama ka dun. Although, mas mahirap ngayon dahil may mga traps na pwedeng mag-aantay sa inyo. May mga jawhead. May jawhead na umiikot-ikot, na umaaligid, na kailangan mong pag-ingatan. Pero they go for the wen-wen. Okay. The glass cannon. Patayan kung patayan, Bren Esports lineup. Okay. So, Burmese Ghouls. Kaya nila pipiliin dito. Most likely, yung Claude na yan magiging jungler eh. Kasi, unless ilagay sa gold lane, yung Claude para tapatan yung 1-1 and then yung Burmese Ghouls magliling? Magro-roger? Oo. Pwede. Pasok pa eh. Pasok pa sa lineup nila eh. Pasok pa rin naman, actually. So okay na sila sa support. I think pwede pa rin laner. Malupit na laner on the sides. 1-1 sana. Ang ganda sana dito sa lineup din ng Burmese Ghouls kung sakali. Pero... Yeah. Uy! Digi! Meron na silang Digi! May kwago na pala sa Myanmar! Wow! Oh my goodness! May relo pala si Digi. Is this a Digi strat, Kuya Rockhart? Matandaming relo ni Digi. May hawak na siya. Meron pa siya sa likod. Ngayon ko lang napansin. Okay! Ano? Baka yan yung hindi natin nakikita sa in-game. Sa in-game, no? It's a Digi strat, mga kaibigan. Dito
for Burmese Ghouls. Or ito ba yun? Or baka naman mas ano, mas classic, mas classic na digi naman siguro to. Tingin ko hindi pa palag yung digi strap dito sa Bren eh. Tingin mo? Hindi kasi at this point sanay na nga yung Bren Esports na digi strap ginagamit sa kalaban na para labanin sila pero nakaka-comeback pa sila eh. Oo. So this could be a digi strat from Burmese Ghouls or what if nilagay yung digi sa sideline para tapatan yung lapu-lapu? Titignan natin yon as we head into the game. Game 2 between Bren Esports at Burmese Ghouls. Huwag nyo kalimutan, 1-0 in favor of Burmese Ghouls so far. Kaya mang ibalik ng Philippine team. Let's go into the game. Tingnan nyo sa Pilipinas, tatlo yung between natin. Actually, apat. Kasi three suns and one sun and a star. And three stars. Sa Myanmar, isa lang yung between nila. Mas matami kami between. Pero yun na nga. Naku po, it looks like this is a digi strat. With the Aegis. Oh, with the pull yourself together. Digi Aegis. Ano yun to? Hindi, support to. Support lang. Support usually lang. Kasi retry yung mga digi na ano eh, yung super feed. Support lang talaga. Oh, okay. Most likely support to. Pero again, nothing is over till it's over. Kaya kailangan na parin bantayan talaga. Itong gagawin ng Burmese Ghouls. So far, laners, laning ang Johead. Naka-stay sa lane yung Johead na to. Tinapat sa 1-1 and Mukasadibo ang mapapaaga na pagbalik sa base. Pero maganda naman is tapos niya konti yung wave dito. And si Ruby Didi, pinapaano niya. Minamanage niya talaga yung wave niya. Nagla-last hit na lang siya. Yeah. Alam mo, nakakatawa din sa mga ibang region natin. Yung mga Johead, ginagamit nila jungler. Ginagamit nilang ano, XP laner. Mm-hmm. Di ba? Ay, gold laner yan. So, nakakatawa din eh. Kasi tayo lagi tayong support tank na ano eh, na Johead eh. Mm. Kadalasan. Oo. So, konti na lang nakikita yung mga nag-ano, yung nag-high and dry. Oo, na Johead na grabe. Ganyan. Bawas kung bawas sila ngayon. So, si Lusty naman, nandito sa Sylvana to. Napakaganda ng performance ni Lusty sa Sylvana so far in this game, in this tournament. Kaya niyang ituloy-tuloy dito. Again, game 3 ang hinahabol natin dito, mga kaibigan. Ah, naku po, si Fiu mahuli dito ng abyssal arrow. Pero makakatakas naman siya. With the Purify as well. Actually, good, ano, solid spell pick up para kay Fina. Nag-pick up siya ng Purify dito. Daming crowd control din yung pwede ilabas ng Burmese Ghouls eh. Tama, again, buy time. Para sa Bren Esports, they need to buy a lot of time para kay Rebo dito. So, 1-1 na ito. And kailangan din lang bigyan ng oportunidad itong si Harley ni Carl TZ. Mm. And so far, wala pa nag-disrupt sa mga junglers. Parang play safe yung dalawang teams na to eh. Even Burmese Ghouls, surprisingly, nung kanina sobrang aggressive nila, ngayon hindi. Pero si Flap TZ naman yung aggressive na person! First blood! First blood! Ang itlog ng Burmese Ghouls! Pero si habol si Carl TZ! Nakaganti naman ang Burmese. So that's gonna be a 1-for-1 trade. Pero si Fiu pumasok dito, hinahabol dito ni Kid. That's gonna be 2 kills para sa Burmese Ghouls. And sila na naman ang makakakuha ng unang pagong sa laro. Unang pagong! Mapupunta sa Burmese Ghouls, 400 gold lead si Rebo. Matagal pa bago pa mag-farm ng tuluyan dito sa top lane. Pero so far, 200 gold lang naman ang lamang ng Burmese Ghouls. Malaking bagay lang dito is nakuha nga nila yung turtle buff. So, yun nga yun, kailangan nating i-weigh in, kailangan maging mas maingat ng Bren Esports paglalaban sila ngayon dahil hindi nila kung kailan biglang aasim itong cloud na to at biglaan na lang sila ma-burst down. Surprisingly enough, gumagana konti yung digi pick na di-disrupt konti yung flow ni Lusty na hindi na nahirapan masyado si Lusty umikot at magbigay ng impormasyon. Pero yun talaga yung hinihintay ng ano eh, nung alarm bombs niya. Na pumasok si either si Lusty or si Flak TZ. Yep, for sure. Again, arrows will be hitting Carl TZ. Medyo bumabagal ng konti ang pag-farm. Kailangan lang nilang mag-ingat sa mga galawan netong si Kid. Literal na nag-hunting sa mga bush. Naglalagay lang siya ng traps para makita yung rotation dito ni Carl TZ. Meanwhile, si Dia magpapabalikata dito. But the Abyssal Arrow is gonna connect. Tignan natin susubukan ng Burmese Ghouls. Huliin si Flap, pero isang lapu-lapu yan with the regeneration. Nakaka-heal naman siya. Maganda naman ang sustain ng isang lapu-lapu pag ganitong punto ng laro. At magpo-post tayo sandalian lamang. Coming into this one, Bren Esports, pansin mo, lawang sila ng konti sa gold kahit na medyo napamigay nila yung turtle buff.
Mm-hmm. That's a very good sign. Very, very good sign. And strangely enough, gumagana yung pinalabas dito ng Burmese Ghouls na despite them na medyo nakukulangan sa minion wave clear kasi laging umiikot dito si Maybe, na nasasaktuhan nila yung pag-rotate nila sa mid na hindi pa, namamanage din nila yung mid lane wave nila eh. Oo. Oh. Kasi kung ano eh, kung iniwan lang nila dun si Few, nako po, delikado yun sa Burmese Ghouls. Yeah, and napapersa nila si Few na gumalaw. Oo. Sa ibang lane. Hindi lang yung talagang maagang dayo. Mm-hmm. And gusto ko din yung pressure na ginagawa dito ng Burmese Ghouls. Don't get me wrong. I mean, obviously, we want a brand victory. Pero I think they're doing a good job in controlling pa rin. Talagang hindi sila nagpapabully. Yung Harley ni Carl TZ, nag-online pa lang yan eh. Magpapainit pa yan. Kumbaga, sa makina. Ano muna eh, di ba? Painitin muna konti eh. Oo, painitin muna. Kaya okay lang yon yung mga nangyaring kay Carl TZ. Mamaya for sure babalik din yan. The thing here is, how fast can Bren Esports get a lead? Kasi yung lineup nila, kailangan maaga pa lang may lead ka na. Oo. Kasi, Forza, Harley, di ba? Bawas yan. Malakas ang bawas output, damage output ng mga ganito. Mm. Yung mga heroes na ganito, they need to utilize that. Can they get a lead ng maaga? Oo. And it seems like Burmese Ghouls, alam din nila na hindi nila pwede pabilisan yung farm dito ng Bren Esports. Kasi, pinapahirapan din nila si Ribo dun sa top lane gamit si ng 1-1 niya. Na si Ribo, of course, trabaho niyang talaga is mag-farm muna. Wag siya masyado mapupunta sa mga delicate na sitwasyon. Delikadong sitwasyon. Pero yung Burmese Ghouls naman ginagawa nila, madalas sila dumadalaw doon na hindi naman sa matagalan, pero magki-clear ng wave o baka dalawa, then aalis. Tignan mo, yung katulad ng ginagawa ni Diggy ngayon. Exactly. Then mamaya, babalik na naman yan. Nako po. Bumaba dyan sa top lane. Si Ribo. Kuwakalangan. Although kita naman yan ng Bren Esports. Nakaabang pa rin. And I think, ang gusto ko lang dito sa Bren Esports, meron silang late game insurance. Gago! Pag tumagal to, may 1-1. 1-1 got this. Oo, pero kailangan na lang nila ipatawid yun. And Burmese Ghouls, seeing the... Kita yata nila to, ah. Oo, baka Carl TZ. Nako, nag-reset! Carl? Okay. Nako, yung purple buff. Pero Ruby, wait, Didi, ganami si Ribo! Si Ribo, munday ka na! Si Ribo dito. Tingnan natin kung papasok dito ang Burmese Ghouls. Pero jebated sila. Ayun. Here comes the feather. There's a kill for Carl TZ. So tight na sila ngayon. Pero nanakaw ni Ace dito yung turtle. And actually, that's going to be the blazing to win. Pero wala masyadong damage. Papasok na dito si Flap TZ. Ayan na! Ang Bren Esports, the Burmese Dragon coming in. Si D, hinahabol dito si Lasty. Pero ngayon, lamang ang Bren. Pero grabe yung damage. Si D na naman! Si Few. Takbo Ibon. Ay, lipat Ibon. Tumatakbo din naman yung Ibon. Pero Flap TZ. Kailangan na din mag-back para si Carl TZ. Susubukan niya huliin dito si Maybe yung Abyssal Arrow. Tatama ba? Hindi. Pero kailangan din respetuhin ng Bren Esports ang response ni D kasi ang sakit ng damage ng Yuzhong na to. Kuya Reptar, si D talaga, man. Laking problema nito para sa Bren Esports. Flap TZ kaya tumagal with the flicker out. Ina-absorb siya essence pero hindi na kaya depensahan pa. Papabayaan muna ang bot lane turret pero hinahunting na siya ang dalawang member pa ng Bren Esports. First tower na naman ang napunta dito sa Burmese Ghouls. And yung execute na ginagamit dito ni D is hindi niya ginagamit na pang-kill lagi eh. Minsan ginagamit na niya na pang-burst lang talaga. Pang-burst? Para sa umpisa na pagpasok niya, i-execute ko kagad or at least babawasan ko kukunti and then mag-execute. Hindi ko hinanap yung kill. Yung habol ko dito is yung burst damage dun sa umpisa. Nakakatakot. Lalo pag nadikitan niya itong Farsal. Sabi nga natin actually, way before, mahirap talaga mag-Farsa pag may Yuzhong ang kalaban. Dahil pag nag-start ka ng Feathered Airstrike, halos ikaw lagi ang tatargetin, ikaw ang ahuntingin. Oo. Yung Black Dragon form na yon, yung dragon, habulin talaga yung ibon. And yun yung nakita natin and that's what we've been seeing. And Few right now, tinutulungan si Carl TZ mag-manage ng wave sa taas. Topside rotation para sa Burmese. Pero si Flap TZ naman yun. And yun yung nakita natin and that's what we've been seeing. And Few right now, tinutulungan si Carl TZ mag-manage ng wave sa taas. Topside rotation para sa Burmese.
hapon. And yun yung nakita natin, and that's what we've been seeing. And few right now, tinutulungan si Carl Tizzy mag-manage ng wave sa taas. Topside rotation para sa Burmese. And yun yung nakita natin, and that's what we've been seeing. And few right now, tinutulungan si Carl Tizzy mag-manage ng wave sa taas. Topside rotation para sa Burmese. In the family, it's all good. The abyssal trap, the abyssal arrow. There are a lot of things that Burmese ghouls, they can use these things as a way to punish Bren Esports. If Flap goes in, they can just turn on Flap and just punish him. But then again, if you're seeing this, Few isn't really the target of the Black Dragon form in terms of D just using it. I mean, not anymore, especially when you have Kid on the watch, and as well as Ruby DD, either or could look to try and pressure Few whenever he does so right now, Bren is looking to fight at the right place back at the right the time. Game. Well, Burmese Ghouls, the game, just looking mga kaibigan, for picks consistently seeking them under their target. Po, tumatagilid ang babo! Whenever he feels like it, and with Lore knocking at their door. The vapor is tagilid. And this dusty almost getting hit by the arrow, Bren Esports. Okay, go lead. Ang Burmese Ghouls. And nakakuha sila ng Lord. Nakakuha ng Lord! Naku po! Yung tiki strat, it's working! And it's not good! Lord, very, very low right now. Here comes the Blazing Duet. Of course, time journey. Nagamit na rin dito ng Burmese Ghouls. Pero mababawasan dito si Ruby DDD. Papasok dito. Tignan mo yung burst damage na ilalabas! Nang yusong niya, naku po! Naku po! Mega kill para kay Ruby D. Para kay D. Yung yusong na to. Oh my God! Yung Burmese Python lumaki, naging Burmese Dragon. Naging Burmese Dragon! Mga kaibigan! Oh my glob! This is not good! Burmese Ghouls! Ano na, inom niyo yung tubig? Ano yung ibang lasa yata yung tubig dyan sa Singapore? Iba. May something sa tubig ng Singapore. Nako po. So, na-depensahan naman yung Lord Push. Pero after that, ayan na, 6,000 mahigit ang lamang ng Burmese Ghouls tapos sa Bren Esports. 12 minutes into the game. Nako po. Maganda naman dito sa Bren. Meron naman tayong isang farsa. Uy, nakuha pa naman ni Kuya Few. Kontrolado. Yung orange buff, so hindi na naka-knockout dito si Ace. Easy lang, Bren Esports. Pero masakit si Carl. Masakit si Maybe, nakain niya ng damage. Si Kid, hindi pa napitas, pero that's gonna be a kill para kay 1-1. Rebo got this. Rebo, securing the kill. Ito na nga yung insurance policy natin dito. Yung 1-1. Mag-online ka na, Rebo. Oh, kaya mo yan. Lapit na. And again, a great play by Bren Esports na bait out actually nila yung paglapit dito ni Ace. Kasi parang
na nagigil si Isaac. Uy, parang... Uy, Fiu. Ang aga nung ano niya. Ang aga nung blazing duet niya kanina, actually. Yung isip niya, Fiu. Parang nasarap mo dyan. Kala niya. Muna, wala. Wala, wala eh. Naman niya, di ba? Hindi ba na, boss? Hindi naman lumilipat sa likod. Si Carl Tizzi ang target ng Burmese Ghouls right now. Oh, my God! Feathered airstrike, blazing duet. Mapasok. And here comes Ace. Inahabol si Fiu. That's gonna be a kill. On to Fiu. And yung Bren Esports dito. Susubukan nila labanin ito. That's gonna be a shot out para kay Flap Tizzi. Ruby Tizzi, munti ka na. Pero that's gonna be a 2-for-1 trade so far. As Bren Esports. Oh my God! Wala pa makastocks dito si Ribo. Hindi pa siya makastocks. Si Carl! Flap Tizzi na wala na rin dito. Naku po! Ribo! Ribo! Ribo, kaya mo! Oh, ano pa? Anong ginagawa mo? Where are you going? Ano? Sit down! Upo ka po na dyan. Wala pa. Makapit pa ako. Makapit pa. Makapit lang, we got this. Kaya pa. My God! At tuhog ni Lasty! Kung makapit pa, mga kaibigan. Hindi pa namos. Hindi pa namos ang laban. Grabe. Was so good. It's a triple kill. Another ejector on the E1. And ladies and gentlemen, it's just a matter. We got this! Kaya pa. My God! At tuhog ni Lasty! Kung makapit pa, mga kaibigan, hindi pa namos, hindi pa namos ang laban. Grabe. Has a winter crunch on Lusty trying to bail them out, but Rebo here can only do so much. The abyssal trap will bite him in the end. He will go down. Fiu is up. They can probably defend this with the feathered airstrike. And D just trying to make, they're trying to cap close at the last possible moment. Crossbow of Tang. Kid goes down. D is way too tanky. Rebo is trying his best to stay alive. Burmese Ghouls take down Rebo. Flap Tizzi and Fiu, they are alive and they are ready to defend. But will it be enough as Burmese Ghouls also take the Luminous Lord? Slow golf clap for Doc Rebo. He lasted, what, 30, 45 seconds more than any other 1-1 had business doing so. He popped the crossbow tang at the very right moment. And right now, that just bought ready for time to have another hero come in, respawn. So it's four defenders now going up against this Luminous Lord. And here comes D. And look at this. The Lord right now is just going in. Ace with a blazing duet. It takes down a lot of people for the side of Bren Esports. Fiu trying to go for the feathered airstrike. It will take down the Lord, but does that even matter? As Burmese Ghouls head straight for the crystal, and they just finish it. Wow. What a game. What a game. And it looks like the fans were right. The extra 0.6 made all the difference for the Burmese Ghouls to take it away 2-0, not even a 2-1 against Bren Esports. And now the Myanmar side has been able to secure the upper bracket final. One more step before they head into the grand finals. But we will see who will join them along the ranks, because we still have another set to go between Omega as well as RRQ Hoshi. With this 2-0 victory, this is a big statement from the Burmese Ghouls. Arguably, this is the very first upset all day today. A lot of fans will say that Bren Esports should have taken this, if not 2-0, 2-1, right? Given how much we know of the team and how well they performed in the group stages. But right here, right now, it seems like the status quo has shifted. I would totally